Welcome to my channel! Bakit ako nag-vlog? Bakit nga ba? Dahil wala akong trabaho. Meron ako 5 rason bakit ako nag-vlog. Bayan pala pa. Ayun, meron akong meron akong buko sa kaligiling. Meron akong 5 rason bakit nag-upsa ako mag-vlog. Nung nakapagsulat pa ako, mahilig akong mag-diary. Mahilig akong magsulat. Ito yung diary ko nung elementary ako. Ito, boy pa siya. Yan, meron pang, yan, bigay nung maliligaw ko. Ngayon kasi, kaya ako nagda-diary. Dahil mahilig ako magsulat at syempre gusto kong maalala yung maraming mga nangyari. Katulad nito, ito yung diary ko nung elementary pa ako. Pag binabasa ko, natatawa ako sa mga isinulat ko kasi puro kilig sa mga crush. Kaya. Dahil nga sa nangyari sa akin, hindi na ako nakapagsulat. So, hindi na ako nakapag-journal, nakapag-diary. So, parang maganda yung vlog na going diary. Nabasa ako noon na article na sabi niya, yung vlogging daw, parang diary mo na rin. Kasi, may mga na-i-share ka na nangyaring ganito o ganyan. Na pagkalipas ng ilang taon, babalikan mo, ay, may nangyari palang ganun. So, yun yung akong rason. Gusto ko magkaroon ng journal, pero in video form. Pangalawang rason, gusto ko mag-share ng story ko. So, syempre, simula, papakilala mo na ako, share ko yung story ko. At in the future, ang plano ko, pagka marami na ako subscriber at viewers, gusto kong makapag-share din ng mga iba't ibang story, inspirational story, ng iba't ibang mga tao na meet ko, tapos puntaan ko sila, mag-interview ko sila. So yan, yun yung mga pangarap ko. Gusto ko rin mag-feature ng iba't ibang story dito sa channel ko. Kaya mag-subscribe ka na. Pangatlong reason, dahil gusto ko ngayon nga, katulad ng sabi ko dati, gusto kong i-document yung recovery ko, yung improvements ko. Hoping na sa paglipas ng panahon, makikita ko na mas nag-improve pala yung pagsalita ko, yung buhay ko. Pang-apat. 4. 4th reason. Pang-apat na rason. Gusto kong mag-spread ng inspiration. Gusto kong ibahagi yung mga realization, yung mga natutunan. At gusto ko na every time na may i-share ako, gusto ko yung tao, yung manonood sa akin, gusto kong matutong maging grateful, maging mapagsalamat. Kasi gusto ko ipakita yung struggle ng isigan. So, itong vlog ko, yung channel ko, gusto ko yung makapag-inspire, yung ikabuti yung maidudulo sa sangkatauhan. Hindi naman secret na pwede ka talagang kumita sa YouTube. So, bago ako nag-start ng vlog, nabi ko nakita ng mga video na nagsasabi na magkano sahod nila, paano kumita sa YouTube, at ma-motivate ka talaga. Mawala hiya mo sa katawan pagka nakita mo yung mga
mga vlog nila about their experiences sa mga sahod nila, sa pagiging YouTuber nila. So, nakaka-motivate. At syempre, sino bang ayaw kumita? Lahat naman tayo nag-anap ng mga paraan, ng mga ways, paano kikita. At ayun nga, parang kaya ko ginawa to dahil gusto kong magkaroon ng something na hopefully in the future ma-monetize itong channel ko. Kasi hindi lang naman gusto kong kumita kaya ako nag-vlog. Dahil gusto ko rin, passion ko rin yung pag-edit ng mga videos. Masaya akong gawin yun. Nag-enjoy ako. At yun, napapagana ko yung utak ko. So, yun yung mga reasons. Yun yung mga rason bakit gusto kong mag-vlog, bakit gusto kong mag-YouTuber, bakit pinili ko na mag-YouTube. At kayo, anong reason bakit gusto nyo mag-vlog? At anong reason bakit di nyo pa naumpisaan? So, katulad ng mga narinig ko sa mga sikat ng mga YouTuber, kung gusto mo mag-vlog, start na.